Ano ang kailangan mong malaman para makaraos ng walang aberya sa pag-aalboroto ng Taal? Kailangan mong maintindihan ang alert levels. Ayon sa FIVOLX, una ang alert level 0, tahimik ang bulkan at walang nakataas na babala. Susunod ang alert level 1, mayroong bahagyang pag-aalboroto ng bulkan. Ano ang mga senyales nito? Medyo technical, pero pagtiyagaan natin. Low level seismicity o mahinang pagyanig ng lupa, hindi paramdam ng tao. Fumarolic activity o usok. Paggalaw o pagbabago sa magma surface, ang magma ay batong natunaw sa tindi ng init. Gumalaw o nabitak na lupa. Pagtindi ng hydrothermal activities. Ang hydrothermal ay ang kumukulong tubig na pangkaraniwan sa mga lugar na malapit ang bulkan. Kapag alert level 1, hindi tiyak na puputok ang bulkan. Susunod ang alert level 2, low level of volcanic unrest. Mas maligalig ang bulkan. Ang mga palatandaan, mayroong low to moderate level of seismicity, persistence of local but unfelt earthquakes. Mahina o katamtamang pagyanig ng lupa. Tuloy-tuloy pero hindi paramdam ng mga tao. Mga instrumento ng FIVOLX ang nakakadetect. Lampas na sa itinuturing na normal ng FIVOLX ang paggalaw o pagkabitak ng lupa. Tumataas o kaya'y umiinit ang tubig sa ilalim ng lupa, pagtindi ng pagbula o tila pagkulo ng lawa sa bunganga ng bulkan. May posibilidad na magkaroon ng magmatic intrusion o pagbulwak ng magma. Maaring mauwi sa eruption o pagsabog ng bulkan ang alert level 2. Pero maaari rin itong humupa at bumalik sa level 1. Itinaas ng FIVOLX ang alert level 2 sa Taal alas 12:30 nitong linggo, Enero a 12, dahil sa isang phreatic explosion. Ang phreatic explosion ay ang pagsabog ng bulkan na halos usok at abo lamang, hindi lava ang ibinubuga. Dahil sa tindi ng pagkulo ng tubig sa ilalim ng lupa, nagiging singaw ang tubig. Sa pagtalsik nito mula sa bulkan, maaring may kasamang abo at durug-durug na bato. Mapanganib pa rin ang pagsabog na ito kahit walang lava dahil may dalang asupre at iba pang delikado mga kemikal ang abo at usok. Ang susunod na antas, alert level 3. Nagpapakita ito ng magmatic unrest o matinding pagkulo ng magma. Ito ang mga senyales. Dito nagaganap ang seismic swarms o sunod-sunod na mahinahong lindol. Biglang umiinit ang temperatura. Tumitindi ang pagbula o pagkulo ng lawa. Pagdighay ng radon gas ng bulkan. Pagtaas ng pH levels ng crater lake o lawa. Pag-alsa ng katawan ng bulkan at pagbibitak sa ilang bahagi ng bulkan. Itinaas ng FIVOLX ang alert level 3 sa Taal alas 4 nitong linggo, Enero a 12. Nakaramdam din ng lindol sa Taal Volcano Island at sa mga barangay ng Agoncillo, Batangas. Nagsimula na rin ang ashfall sa timog silangan ng Taal. Sa antas na ito, inirekomenda ng FIVOLX ang paglikas mula sa Taal Volcano Island at mga high risk o nanganganib na barangay dahil sa mga batong ibinuga ng bulkan. Nariyan din ang panganib na magkaroon ng volcanic tsunami o mataas na alon sa kalapit na baybayin. Ang susunod na antas ay ang alert level 4, hazardous eruption imminent. Intense unrest o matinding pagkulo ng magma, tuloy-tuloy na seismic swarms at lindol. Sa antas na ito, maaaring sumabog ang bulkan anumang oras o sa mga susunod na araw. Itinaas ng FIVOLX ang alert level 4 alas 7:30 ng gabi nitong linggo, Enero a 12. Dalawang lindol, isang magnitude 2.8 sa Tagaytay City at magnitude 3.9 sa Alitagtag, Batangas, ang naitala ng gabing yun.
ipinagbabawal na ang mga eroplano sa airspace sa paligid ng Taal Volcano. Ang huling antas na maaaring abutin ng Taal Volcano, Alert Level 5. Kapag umabot sa ganito, pumuputok na ang bulkan. Nagbubuga ng haligi ng usok at pyroclastic material ang bulkan. May fountain ng lava o may umaagos na lava. Matinding panganib ito sa komunidad na dapat ay nakalikas na noong Alert Level 3 pa lamang.